sa social media na ang labanan. Ang punot dulo'y matira ang matibay. Ang targets on air ay subok na riyan. At ngayon, panoorin natin ang manghang at makabuluhang komentaryo ni Carex Cayanong sa Target on Air. Mga dorobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan, walang sasantuhin, walang sisinuhin, sabit sa nalangala kapag napuntirya ka ni Carex Cayanong sa Target on Air. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target on Air ni Carex Cayanong. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ng Martes, November 14, 2017. Isang oras po tayong tatalakay sa Target on Air Ustream TV at sa bayan po tayong napapanood live sa official Facebook account ng PNA News at simulcaso sa Ustream TV. Kapon, no, absent po tayo dahil marami po tayong nilakad do. Bukas na ho ang aming cellphone number 0927-167-8469. Abangan nyo ang Target Patrol Nationwide. Si Bobby Cagambino, Charlie Mendoza na dyan ho sa Paranaque City Jail. Ha? Si Alan Laksamana, Situation Report mula naman ho sa Pampanga. At si Stephen Price, kita naman no, live mula ho sa Bacolod, PNP, ha? Antabayanan nyo ho mamaya yan. At yung ating pakipag-ugnayan ho kay NCRP Director General Oscar Albayalde. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Kahapon ho mga kaibigan, wala ho tayo dahil meron lang ho tayong mission ho at inisagaso ho public service ho. At alam niyo naman itong programa ho natin, kapag wala ho tayong show, hindi ho sa sinasabi ho natin na wala ho tayong trabaho, ha. Tuloy pa rin ho yan, ha. Siguro himayin muna natin mga kaibigan, ito pa rin hong sinasagawang 31 Asian Summit, itong Association Asian Summit ho, at ginaganap po mga kaibigan dyan ho sa Cultural Center, dyan ho sa Pasay ho, sa CCP ho mga kaibigan. At kanina ang kausap po namin si General Oscar Albayalde at ang plano ng tropa ho ng pamunan ho ng Philippine National Police, yung sinasabing additional security force. So, kumbaga ikinasa ho nila yan para ma-maintain. Yung sinasabing matapos itong ASEAN Summit to, na wala hong insidente ho ng kaguluhan. No? Pero kahapon, no, ha, dyan ho sa Maynila o dyan ho sa Manila Police District, eh nagkaroon ho ng tension ho adun ho sa mga rallyista na sinasabi ho, bakit ba lagi na lang ho may nagra-rally? Eh ganyan ho talaga eh. Eh di ba, sabi ko nga ho sa inyo, may mga kanya-kanyang organizer ho yan eh. Meron ho yung organizer sa bawat rally mga kaibigan na kung tutuusin, sabi nga ho nila, maganda ho, maganda ho nagiging patakbo ho ng ating gobyerno, ha? At tama ho kayo dyan. Depende ho yan sa panlasa ho ng mas nakakarami na kung sa tingin ho nila, tama nga ho. Itong nangyayari ho sa ating gobyerno ho, kanya-kanyang paniwala ho yan eh. At ang mahalaga ho yan, itong sinasagawa pa rin hong Asian Summit ho mga kaibigan, kumbaga mamamonitor mo ho dyan si Mamang Police para mag-maintain o sinasabi nga pagbaba ho ng krimen ho, ah. Mamaya ho sikapin ho natin kausapin, ah. Sikapin nga ho natin kausapin mamaya si General Oscar Albayalde, ang director ho ng NCRPO.
Subukan ho namin tawagan dahil kanina ho nag-iikot ho yung mama at nagdagdag ho ng additional ho ng security force ho ang NCRP ho at marami ho tayong gustong alamin ho dahil yung mga delegante ho na sinasabi ho yung iba ho nagpunta ho sa Green Hills, yung iba naman ho nasa Mall of Asia. Anong seguridad yung ba'y bibigyan ho ng bawat security force ho ng kagawad ho ng pamunuan ho ng Philippine National Police? At nasa biyahe pa si General Albayalde at hawak yung kanyang cellphone o iPhone nung kanyang chief of staff habang nagpuprograma ho kayo karek sa pinanunod ho ni General. At pagkatapos ng kanyang biyahe, pag-iikot lang dito sa NCR Carex at siya mismo ang tatawag ho sa inyo at para daw ho klaro at okay ho yung signal ho. Nako, salamat ho sa inyong pagtutukot. Nanunood ho si General Oscar Albayalde. Police Hour sa Target on Air. Ang tanggapan ho ng Tanawan City ha, si Mayor Tony Halili habay nanunood ho sa atin ha. Nung last week ko ating kausap po yan, kasama po yan sa tinanggalan ho ng police power. At nagkaroon yata ng rally at yung mga taga-suporta ho niya na hindi ho matanggap. Bakit kailangan daw ho iangkas? Kailangan daw ho isama ho yung pangalan ho ng mama. Dito si sinasabing mga narcolist ho. Mismo taga-Tanawan City ho, sila ho magpapatunay na mali ho, kumbagay kuryente ho yung informasyon na nakakarating ho sa palasyo ho ng Malacanang. Alam niyo naman ho kasi kapag ganyang A1 info, marami nagsasabi, and that, kakarig sa sambagaling ho yung info na yan. Yan bang info na yan talagang klarado yan? Binalidate ba yan ng mga Intel, ng DILG, NAPOLCOM, Philippine National Police? Kasi maraming mga mayor ho Maraming mga mayor ho, Karex. Talaga, kumbaga, nai-involved ho. Yung iba naman ho, talagang directamente pasok ko. Kumbaga, pasok ko sa sinasabing kalakaran ho ng illegal hong droga ho. Mamaya ho na ho natin pag-usapan ho yan. At balikan ho natin mga kaibigan. Ito sinasagawa pa rin hong Asian Summit ho. At tulad ho ng inaasahan ho, ito ay sumentro ho doon ho sa pagkakaisa ha, para labanan ho at tulad ho ang illegal ho na droga at ang terorismo na panawagan ho ng ating Pangulo ho, mga kaibigan. Kumbaga, hindi pa rin ho siya nagsasawa yung pisto ko dito ho sa mga NPA. Yan ho isa hong suliranin ho, sinasabing malaking dago ko sa ating bansa yung problema o yung kaguluan ho dyan ho sa Mindanao ho. Siguro ito yung magiging formula ho dito sa Asian Summit at malaking tulong ho. Maging ang Tokyo, Japan, abay ang laking tulong ho binigay ho. Dyan ho sa biktima ho. Dyan ho sa Bangon, Marawi City ho. Kumbaga naging kaagapay ho. Tulong-tulong ho ng ating gobyerno. Kumpara ho dun sa mga nagdaang presidente, mga kaibigan, tila ba hirap ho sila. Hirap ho magbigay ho ng ayuda. Ang tanong ho dun teka, bakit ito ganito, Karex? Samantalang ngayon, mabilis so, iba-iba ho ng formula ho yan kung paano ho patatakbohin na. Belated ha, belated happy birthday ha, kay General Guillermo Ilyasar. Birthday pala ho ni General Guillermo Ilyasar, ang director ho ng QCPD. Birthday ho niya kahapon ha. At ginanap ho dyan sa Camp Caringal. At kung di ako nagkakamali, meron ho tumawag ho sa ating kahapon. Dahil kahapon ho tayo na sa Southern Police District. Dyan ho sa Taguiga PNP. At dumating daw ho dun sa birthday ho kahapon ni General Guillermo Ilyasar. Kagaya lang ho ni DOJ Secretary Betaliano Aguirre. Nandun daw ho si Congressman Bingbong Crisologo. At ilang PNP General na sinasabi na pitikan ho ng lente na isa ho natin mga target patrol
na nagkokover ho dyan sa Quezon City. Abay na doon daw si General Mau Aplasca, ha? At belated daw kay General Guillermo Ilyasar. Eh, sana humamaya ating makausap po si General Oscar Albayalde ho. At kumuha nga ho tayo ng update to mga kaibigan tungkol ho dito sa ASEAN Summit ho. Dahil kung di ako nagkakamali, nagdagdag ho sila ng ano ha, ng police security ho. Siguro dahil kahapon ho kasi meron hong kaguluhan ho. Nagkagirian ho ang PNP at saka ho yung mga rallyista. Eh, alam niyo naman ho yung mga nagrarally na yan. Para bang kahit na sinong ilagay mo ho dyan sa palasyo ho ng Malacanang, eh para bang ang pakiramdam ho nila, hindi, kailangan ho isagawa ho to eh. Alam niyo, yung mga organizer ho ng mga nagrarally na yan, eh tignan niyo lang ho, sina sa Toro Campo, o diba sina Carlos Sarati ho, eh bandang huli, ginagawa lang ho nilang tapakan ho yan. Kumbaga tapakan ho yan, papunta ho sa Senado, papunta ho sa Kongreso ho. Eh, samantalang iisa lang naman ho ipinaglalaban ho nila. Eh, di ba? Kumbaga doon lang ho sila nakakakuha ho ng punto. So, sa publiko, pagkatapos ho niyan, tatakbo na ho silang party list. So, napandami ho niyan mga party list na yan. Kagaya lang ho ni, ano, ni Satur Ocampo. O, di ba? Andami ho niyan. Eh, halos karamihan ho dyan. Eh, tila isa lang ho ay pinaglalaban ho eh. O, diba? Pagdating ho, ginagawa lang ho kasangkapan ho yung mga nagrarally. Eh, iba naman ho dyan, parang jukebox ho yan. Eh, pagkatapos ho magrally, eh, alam nyo na ho mangyayari. Ang oras, alas 10:26 ng Yumaga. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Ay, basa muna tayo. Si Athena Mendoza, nanonood doon sa atin. Si Jose Sunga, good AM. Si Jean Ladrido from Abu, ha, nanonood doon sa atin. Si Amora Morales ng UAE Abu Dhabi. Si Lindan Tinapay, hello po sir, magandang yumaga. Si Virgilio Prudencio, ha, hello Kuya Rex. Ito mga bagong followers natin, ha, itong si... Si Miss Karen Cabigaso, ah. Abay may bahay yun ni Boss Jerry Cabigaso, ah. Lagi ho nanonood doon sa atin. Ay, sabi ni Boss Joey Rebate. Si Boss Joey Rebate, ha, siya ho yung nasa likod. Nasa loob at labaso anong segmentang pylon ngayon. Eh siya ho'y namimigay ho ng TV Plus, ha. Ito pwede na rin ho mag-partilis ho itong mama na to eh. Abay bakit naman ho Karex? Abay lahat ho ng talipapa, lahat ho ng palengke, lahat ho ng terminal. Pag sinabing Joey Rebate, eh kasunod ho niyan eh TV Plus. Bantakay mo? Ha? Joey Rebate. Abay, saan ba ho nagmula ho si Marrojas? Eh, di ba ho sa palengke? Nakikipagkamay ho dun sa mga mangingisda. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, abay, nagmumumog at naliligo ho ng alkohol ho yung mama. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Kagay ho sa tinatalakay ho natin, ating kausapin si NCRPO. Magandang yumaga, General Oscar Albayalde. General! Nalibang tayo kay Boss Joey Rebate. Balikan mo na lang, ha? Balikan mo si General Oscar Albayalde, ha? Paranaque City Jail, kabilang daw sa top 10 sa NCR. Alamin nga natin kay Charlie Mendoza. Target Patrol Report. Yes, correct. Good to see you.
may kautayan sa naging resulta ng operang talugan na ginawa ng Philippine National Police sa Paranaque City Jail sa first, second, and third quarter lumitaw na zero illegal drugs at mga kontrabando ang naturang pihitan. Ito naman ang sinabi sa atin ni Jail Superintendent Mark Brian Diraina. Ayon kay Diraina, nakabilang sa top 10 ang kanilang pihitan at siya ay nakasama sa 10 most best male warden dito sa National Capital Region na ang nakakalaban doon sa mga kategorya ay 49 na mga pihitan sa Mega Manila. Sige naman kita din bilang pagsunod nila sa pagsasay sa Pangulong Rodrigo Duterte na itong gera laban sa illegal na droga ay matigil lalo na mismo sa loob ng pihitan. So yan ang sitwasyon mula rito sa Paranaque City Jail. Ito si Charlie Mendo sa reporting direct and live for Target Live. Patrol Report. Kuyang Charlie Mendoza mula ho dyan sa Paranaque City Jail ho. At speaking of Paranaque, gara isa, huwag mong kakalimutan batiin yung idol ko, City Administrator Ding Soriano. Pasko na naman. Abay, teka, malayo pa ang Christmas, Garrix. Binanggit ko lang si Attorney Ding Soriano. Eh, mas matulungin pa yan kesa kay Mayor Edwin Olivares eh. Ay, sabi ni Armando Cruz, wala na po akong trabaho. Pwede po bang mag-apply sa mga organizer ng rallyista? Balita ko, malaki ho silang magpasahod. Hanapin mo lang yung agency nila at magpasa ka ng resume kay Renato. Tapos yung mga ilang party list group po, sila na ho ang bahala ho, ha? Si Jemil Adjeho ay nanonood doon sa atin, ha? Si paring Tio Adjeho ay nanonood doon sa atin, ha? Ay, baka naghahanap po kayo doon ho sa aking official Facebook account. Wala na ho at black na ho tayo. Eh tayo ho'y nakiki-Facebook na lang ho, ha? Eh siguro marami ho natutuwa ho. Mas marami ho'y nagagalit dahil sila ho ay apektado. Susunod na puntilya sa Target On Air ni Carex Cayano. Eto, cambio muna tayo ng topic ko mga kaibigan. Ito pag-usapan natin. At kanina lang ho, kani-kanina lang ho, ay kausap po namin yung Media Relations Office o MRO. Dahil nasa meeting lang ho kanina ho, si Senador JB Ejercito ho, ah. Alam niyo nung siya ho ay mayor ho at congressman ho ng San Juan City. Andali ho namin kausapin ho yan, palibas at senador na ho yung mama. Eh minsan ho nagpapalito sila ng kanilang mga cellphone number. At para matrace mo, madetect mo, minsan ho kailangan dumaan ka sa kanilang media relation officer ho. Eh pagka ho ganun ho ang sistema ho, kahit na malaking istorya ho yun, hindi ho para makipagkulitan ho kami dun ho sa kanilang sekretary. Kumbaga, ekes ho yan. Ha? Wala na ho kaming pakialam kundi ho namin makausap yan. Wala ho kaming pakialam kahit na senador ho yan o congressman ho yan. Dahil ididribble ko lang ho yan eh. Sasabihin, nako, kaalis lang ho eh. Kaalis lang ho ni senador. Hindi ho kayo nagpangabot ho ni congressman. Ayan, Barangay Mambugan oh. Barangay Mambugan. Diyan ho sa Antipolo City, abay nanonood doon sa atin, ha? Si Kapitan Marlon Singapan ho, ah. Kapa, ah, magandang yumaga ha. Kamusta ba ang Barangay Mambugan? Diyan ho sa Antipolo City. Ha? Eh, kahapon no, napadaan ho tayo sa kanyang barangay. Mukha ng barangay eh. Eh, nung araw eh, akala mo ano eh, jang siya po eh. Akala mo, bagsakan ho ng chap-chap po eh. Yung Barangay Mambugan nung araw, hindi mo masasabi yung barangay eh. Eh ngayon ho, pwede mo ipagyabang na ito ho ay karik sa totoong barangay na ho. Ganon.
Eh, may nakakwento na ako eh, sa barangay Tanod eh. Isa lang ho sinabi ko eh. Ikaw talaga chip ah. Mukhang ang agang binigay ng bonus mo ni Kapitan ah. Eh kasi isa pa lang ang tinatanong ko, haba na ho ng kwento ho niya eh. Eh isa lang naman ang sinabi ko. Kahit na hindi mo ikwento yan, lumabas sa dyaryo yan. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Ay sabi ni Idola, ni Idol Boss, si Datu Meng Mamasapano ang batuan. Sabi niya, good morning Lodi Karex. Eh sabi niyo, hindi na ho good morning ha. Ah, gandang humaga. Ah, boss, Datu Meng Mamasapano ang batuan. Kamusta ang Cotabato City? Aba, yung tagal na namin hindi na nakakadaupang balad. Ah, sa madaling salita, aba, hindi namin makausap si Mayor Cynthia Sayadi. Nasaan na ba si Mayor? Nagtatago ba si Mayor o talagang busy lang yung ali, ha? O kailangan dumaan ka sa kanyang City Information Office, ha? Kay Ma'am Ibrahim Halima. Eh, nung araw, direkta kami kay Mayor, eh. Eh para bang sabi, hindi, kailangan garing sa, meron ho kami sinusunod hong protocol ha. Kailangan na sa aming kahudadaan ha. Eh pag naging mayor ka, ikaw na lang kakausapin ko. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Cayano. Ang oras, alas 10:36 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Karek, sa opisina ho to ni General Joel Jigsa Coronel at isa ho ako sa Public Information Office at marami ho kami mga clippings so, ng inyong column dun ho sa newspaper ho ng Bagong Sagad at madalas nyo hong i-PR ho ah, si General. Nako, salamat to ah. Okay lang man kami sa Cotabato, peaceful ho ah, sabi ni Engineer Datu Meng Mamasapano. Mula ho sa Cotabato City, may pinanonood tayo ha. Eh kapag nanonood kayo, samahan nyo na ho ng pag-i-invite to sa mga kaibigan nyo. Ikaw naman Engineer, oh, invite mo lang sila para naman napapanood nila yung show natin ha. Alam nyo naman ho yung Maguindanao. Eh suki namin yan eh, Engineer eh. Diba ang dami nga akong ang dami ho, Karex na mayor, 'di ba na involved sa Narcoliso? Ayan ho sa Maguindanao. Eh syempre kalaban ho eh. Ah ito ho yung gobyerno ho ngayon. Na kapag ikaw ho ay kalaban, eh kailangan ka magpaliwanag sa iyong barangay, sa inyong komunidad. Bakit napasama? Bakit naandan yung pangalan mo? Kagaya lang ho dun sa tinanggalan ho ng police power ho ng ilang mayor ho, o 'di ba? Eh, nung huling makausap po namin dyan, si Mayor Tony Halili, eh, nananawagan na ho yung mama. Eh, sa lahat ho ng mayor sa buong Pilipinas, abay, kailangan ni nakaredy ho kayo. Eh, baka minsan eh, ma-mention na naman ho inyong pangalan ho. Masabi na kayo ho ay sangkot ho. Ha? Sangkot ho dito sa mga listahan ho. Sambagaling ang listahan na yan ha. Ay sabi ni Armando Cruz, ano pong frequency nyo sa AM radio, ha? Ay kung banggitin ko naman yung frequency, eh mas lamang pa ho yung nanonood sa social media. Nasa social media na ang labanan, ang punot duloy matira ang matibay. Ang Target On Air ay subok na riyan. At ngayon, panoorin natin ang manghang at makabuluhang komentaryo ni Karex Cayanong sa Target On Air. Si Barangay Captain na Mario Batigaso ng Barangay Bagong Buhay sa Pangpalay, San Jose City, Del Monte, Bulacan. Abay, meron na ho siyang Latigo Online Broadcast. Sabay-bayan nyo rin ho. At marami rin ho kayo mapapanood dyan yung mga episode doon. Malalo na ho doon sa Latigo. Ha? Si Boss Mark Binoya, kung di ako nagkakamali, ay isa rin ho sa mga nagpo-programa ho yan.
At yung ilang target patrol, habay nakita ko eh, Latigo patrol na rin. Diyan ho sa Latigo Live. Sa Santiago City, talamak daw ho ang pasugalan. Ha? Akala ko ba Kuyang Ray galit si Mayor dyan? Si Mayor Tan ba ng Santiago? Ano na ba ang update dyan? Tila inutil ang mga polis dyan, ha? Kuyang Ray. At ngayon, pakinggan natin ang report ng Target Patrol sa mga lalawigan. Target Patrol sa mga lalawigan. Yes, correct. Nag-misto ng piyesta ang isang pasugalan dito sa lungsod ng Santiago, kung saan makikita ang pasugalan na sa Laiti ni alias Ray Dilaw na antat sa buldaw sa mga kapulisan dito sa lungsod, kung kaya't hindi nalalansag ang kanyang pasugalan. Ray! Makikita mismo sa Ray. Ang nasabing pasugalan ni Ray Dilaw dito sa Panganiban Street, Gate 4 ng nasabing lungsod, kung saan ay binulog natin ang pasugalan nito sa isang ahensya ng kapulisan dito sa lungsod ng Santiago, sa CIDG, kung saan nakakausap natin ang kanilang tinulong na si Police Inspector Bautista. Ngunit ang sabi niya sa atin na hindi daw basta-basta sasalakay ng naturang pasugalan ni Ribilao dahil baka nakatimbre daw umano kay Police Senior Superintendent Percival Arumbawa. Ngunit nang ating puntahan upang punintanan ang panig ni Percival Arumbawa, ang siya ang City Director na sabi ng lungsod, ay hinaram tayo ng kanyang mga staff na police din na may name tag na babaran at isang mister na pulis na naka-outfit uniform, kung kaya hindi natin nakaugnayan ang naturang city director dahil busy daw at pagod ang kanilang director. Ngunit simulat sa pool ng ating makausap si Percival Baba nung mga nakarang araw ay wala daw umano ang pasugalan dito sa kanyang area of responsibility. Subalit ng ating ikutan muli o kaikot lang natin dito sa area niya, ay kitang-kita natin ang pasugalan ng silencing kung saan halos saan damakmak ang tumatayan o parokyano ng itong si Ray Dilaw na antas sa buldaw sa hanay ng kapulisan, kung kaya hindi na hinuhuli ang kanyang pasugalan. Ray! Kuyang Ray! Yes, correct. Anong sugal yung salisi? Ano yon? Anong klaseng sugal yan? Para pamilya ng taga Metro Manila. Yan, correct. Yung may bola na inisa at may mga parahan na nakalatag doon sa isang table. At i-text mo nga sa ating staff yung kompletong address saan at itatawag natin sa regional office at sa tanggapan ng Office of the Mayor. Kasi kung hindi kayang aksyonan niya ng Chief of Police, masakit man pakinggan, sila ay tumatanggap dyan. Yun nga ang reklamo ng mga konsernadong mamayan dito, dahil mga misis ng mga tricycle driver dito ay nag-umaling mo na nawiwili na o doon na pupunta yung mga kinikita ng mga tricycle driver, kung kaya nire-reklamo nila na posibleng may tongpats o tara sila natatanggap itong mga anay ng kapulisan dito sa lungsod ng Santiago. Dahil nga dito, sumasabit na ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ito ang operasyon na nag-ooperate itong sabing kalaysi. Makikita rito, Karek, yung dito mismo sa palengke sa Panganiban Street, Gate 4 ng nasabing lungsod. Kaikot lang natin, Karek, sa ito ka. Hindi tayo makalapit na baka dumugin tayo ng mga mananaya kung malaman nila na may media na pupunta rito. Kaya medyo lumayo nga tayo at pinatunayan natin na talagang tuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kalaysi. Haya mo, Kuyang Ray, pakitext na rin at para ma-inform natin ang sino ba ang mayor dyan sa Santiago City? Alam ko na, interview na natin yan eh. Ang kasalukuyang mayor, kaya nga nagipag-ugnayan din tayo kay Mayor Joseph Tan. Yun. Joseph Salvador Tan sa kanyang opisina. Subalit wala siya. Ilang beses na tayo nagipag-ugnayan para idulog sana itong pasugalang ito. Subalit wala tayong nakukuhang impormasyon kung saan siya ngayon. Ilang beses natin na tinangkayan nga, Karek. Sa dami na natanggap nating reklamo ay halos lahat ng agency rin, law enforcer dito ay ginulog natin, kaya sabi nila baka nakatimbre sa mga hanay na pulisya yan
kaya't hindi nalalang sagyan. Hindi malayong mangyari yan kapag hindi umaksyon si Mabang Pulis. Si isa lang ibig sabihin niya, mayroon tongpats yan. Posible yan, Karex, na may tongpats ito. Halos isang buwan na nag-operate ito. Ayon pa nga sa ating informasyon, itong si Ridi Lao, siya ang nagbubukis ng wedding dito sa lungsod ng Santiago. Nako, may impluensya kay Mayor yung ultimo wedding. Yes na yes kay Mayor. Kala ko ba bawal ang sugal dyan sa Santiago? Yan ang unang sinabi ng city mayor ng nasabing lungsod na wala daw umanong ang uri ng pasugalan. Subalit ng na makita natin, ito nga sa Lacey at napagalaman din natin ngayon na informasyon ay bukis din ng wedding itong si Ready Law. Ayan mo, mismo si Mayor Joseph Tan aming tatawagan mamaya. Sige, yan ating update mula rito sa lungsod ng Santiago para sa Target on Air. Ready Law for reporting live by Team TV Nationwide. Target Patrol Report. Si Kuyang Ray Velasco mula ho sa Santiago City at dyan ho sa Isabela Province. Ha? Si Mayor Joseph Tan, sabi mo nga kay Ray Velasco, Jore, nga i-text ngayon yung eksaktong lugar kung saan ho'y nagaganap ho na illegal gambling. I-text mo ngayon si Ray at habang tinetext mo naman, hanapin mo dun sa aking cellphone. Pakitulungan mo nga, Ardina, andun yung cellphone ko sa table ko. Yung number ni Mayor Joseph Tan, Mayor Joseph Tan ng Santiago City na andyan sa aking table. Tawagan nyo agad si Mayor at ginagawa tayong kengkoy ni Mamang Pulis. Sasabihin hindi daw kayang aksyonan. Ilapit mo na agad kay Mayor. Sila naman yung sasabihin ni Mayor. Meron ba dyan? Hindi ko alam yan. Tawagan mo ngayon pulis natin. Sasabihin ng pulis, Mayor, di ba nagpaalam ho kami? Ano ho ang sabi nyo? Kapag may nagreklamo, itago lang natin. Tapos ibalik ho natin. Di nagkanda loko-loko na. Si Abel Pineda, sabi niya, good morning, Karex, watching from Singapore. Si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin, sabi niya, kapina-kapina. Kuya Mon Samson. Ano kaya kapag nasa linya na si Mayor Joseph Tan? Tawagan mo si Ray Velasco, kumbaga, sabayan tayong tatlo. Para matigil na yan. Abay, nanonood daw ho ang Albay Province. Albay? Si Governor Al Francis Bichara. Abay, suki namin yan At nanonood bala ho ang buong Albay. Nako, salamat to sa inyong pagtutuka. Tinatawagan na ho namin si Mayor Joseph Tan. Mayor Joseph Tan, magandang yumaga. Pakibuksan nga inyong mahiwagang telepono. Alam nyo, dito sa programa natin, kailangan mabilisang may aksyon. Sabi nga, may solusyon, may aksyon. Hindi na ho kailangan patagalin pa natin. Gusto ho namin mabilis ho yung aksyon. Tawagan mo agad si Mayor. Kasi kapag ganyang ayaw gumalaw ho ng pulis, isa lang ho sasabihin ho natin. Sila ho ay nakikinabang. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na punti. Sa Target On Air ni Karex Cayano. Standby lang ho kayo at mamaya ho live na live niyo ho mapapakinggan mismo mapapanood si Mayor Joseph Tan ng Santiago City, Isabela ha. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng First Allied Emporium Jewelry Incorporated. Matatagpuan sa Unit 7, Block E, Farmers Plaza, Araneta Center, Socorro, Quezon City. Oras, hatid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. At ang oras, 10:49 ng Yumaga. Buong stop na ho namin dito, nagtulong-tulong na ho para ho tawagan ho.
at ginakausap sa Office of the Secretary, Office of the Public Information Office, Office of the Vice Mayor, Office of the City Council, para i-connect lang ho kay Mayor Joseph Tan. Ha? Kapag ayaw ni Mayor, huwag na ho natin kulitin. Ayaw hong sumagot, Garrigs, kasi ang staff pala niya sa Office of the Mayor ay nanonood doon sa inyo. Na-monitor ho yung report ho ni Ray Velasco. At nanonood doon sila, nakamonitor ho ngayon. Abay, nanonood sila. Galingan nyo lang ho panonood, ha? Nanonood pala sa atin, eh. Diyan ho sa Santiago City, ha? Diyan ho sa Isabela, ha? Ha? Magandang yumaga, ha? Mayor Joseph Tan, ha? Kaya pala hindi namin makontak Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin dahil ayaw mabuking, ha? Ayaw malaman ng taga Santiago City mismong si Mayor ay may pakinabang. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Carex Cayano. Alam nyo, kailan naman ho tayo interesadong makausap po si Mayor, kasi nung huling makausap po namin niya, isa lang ho sinabi ni Mayor. Alam mo ba, Karix, kapag mayroon kayong tinatanggap na report, lalo na't mang ganyang illegal gambling, kung ano hong bawal ho sa aming syudad, ho, ako na mismo ho ang direktamente ho ninyong tawagan. Ho. Huwag na ho kayo dumaan ho sa mamang polis, kasi iduduyan lang ho kayo. Yung pala, ganito rin ho si Mayor Joseph Tan, ha? Nang Isabela. I-text mo lang si Ray Velasco at para i-forward sa atin yung buong detalye at interesado ako makausap diyan si Mayor, ha? At para mawala lang ho yung yabang ho nung mamang polis ho diyan. Si Kagawa da Romel Hota ng Pasay. Yung naka-ride sa bike, si General, ha? Huwag mo nang tawagin si General, nagbibisikleta, eh. Alam mo, magaling sa motor yan, ha? Si General, ha? Eh, di ba, naabutan nga ho yung ilang poliso, eh, habang naka-duty ho dyan sa ASEAN Summit. Abay, panay ho ang text. Sa galit ho ni General Oscar Albayalde, yan ba ang ginagawa nyo? Lahat ng pulis na may kaso at wanted ngayon, you have to either pag nandiyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Si Diego Parak. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Carex Cayano. Ayan ho sa Central Luzon, ha? Ay, ito si Diego Parak, nag-iiyakan na ho yung mga player. Abay, mantake mo, eh. Bukod sa meron ng Lingguhan, meron pang Goodwill, meron pang Pakimkim, meron pang Padulas. Abay, grabe, ha? Si Diego Parak, han ng Central Luzon. Hindi lang ho namin ganong inaabala ho si General Amador Corpus. Hagawa ho dito sa Asian Summit to, ha? Matapos lang ho to, ha? Itaga mo sa bato, ha? Diego Parak. Para rating namin to sa tanggapan ni General Bato. Grabe ka raw, eh. Grabe ka daw kung tumara. Diyan ho sa mga player. Pamilyar niyan si Alan Laksamana. Tagyan muna tayo ng situation report mula ho sa Pampanga. At ngayon, pakinggan natin ang report ng Target Patrol sa mga lalawigan. Target Patrol sa mga lalawigan. Alex, sa Tukamatiwasay at Payapa, Kalmado, ang isinasagawang kilos protesta ngayon ng ilang militanteng grupo dito sa harap mismo ng Plaza Freeport Zone. Nasa higit sa 400 na galing sa iba't ibang sektor dito sa gitnang Luzon, ng pasakuluyang pa rin nagsasagawa ng programa na ang layunin daw o ang kaparating daw sa ating gobyerno ay itong kontraktualisasyon, agrikultura at itong militarisasyon
at ayon kay Joseph Alas ng makapanay natin kahapon, Vice Chairman ng Bagong Alyansa ng Makabayan, magtatapos daw ang kanilang pilos protesta hanggang matapos ang ASEAN Summit. Patuloy daw nilang kakalampagin ang gobyerno na bigyan pansin ang kahirapan, partikular ang problema sa mga manggagawa. At magsasaka, ano pa karek, nito itutuluman ang mga ito sa kapanya ng administration ng Duterte kung sa illegal na droga at pawang mga biktima lamang daw ay ang mahihirap nating mga kababayan. At nasa kanang bahagi pa rin ng aking nakaposisyon ako dito sa harap mismo ng Clark Fulbert kung saan nandito ang higit sa 300 mga pulis na ito na nagmamatsyag at nakaporma na rin kung may mga maisasagawang hindi kanais-nais itong nasabing grupo. At karek, kuhanin lang natin ng konting pahayag itong si Mr. Roman Polintan, Chairman ng Bayan na Central Luzon. Sir, like po tayo sa DWD at sa social media. Okay. At hanggang kailan po ang isasabuang kilis protesta nyo dito sa harap mismo ng Clark Report, sir? Magtatapos kami ngayon po ng aming programa, ng aming protesta dahil sa nagaganap na ASEAN Summit ngayong tanghali. At pagkatapos nito, tutulak naman kami para sa isang pagkilos doble ng 13th anibasaryo ng ASEAN Luisita Masakera Lucas na ay magkakaroon ng bungkalan. Ibig sabihin, yung mga lupang diwang-wang at ay pamahagi na para sa mga magkakas ng gagawang bukid ng ASEAN ay papasukin ng ating mga manggagawang bukid na benepisaryo ng pamahagi dapat ng lupa sa Central Luzon kasama yung ibang sektor ng ating ano, mga kumpayan at mga taga national ay kanilang titignan din kung baga magmamatsyag sila doon sa gagawin bungkalan at baka pagkilos ng mga manggagawang bukid ng Central Luzon. Sir, ano po pinakatapok na programa ang gagawin niyo sa makapon na ito? Amin ngayon, kasi kahapon nagkaroon kami ng People Summit, pinag-usapan ng tuliranin ng mga magbubukid at nakalika kami ng isang manifesto ng paglutol at resolusyon na gagawin ng bagong alyansa ng makabayan sa darating na panahon na pagtatambol ng paglaban doon sa naganap na ASEAN dahil ang naganap na ASEAN Summit ay pagbebenta ng ekonomiya at pagbebenta ng ating kasarilan sa mga dayuhan, lalo na sa imperialista ng Estados Unidos at iba pang kapangyarihang imperialista. Ito yung aming buod ng bakit namin tinututulan ito, ang pagtutol sa mga neoliberal na patakaran, political at saka military league, lalo na yung US pilot ngayon na nandito sa Asia, yung malaking bahagi ng tropa ng Amerika, at ginagamit niya ang Pilipinas bilang launching pad ng kanyang pandirigma sa mga kapatid bayan namin. Yun ang kaya namin nakalagdarin muli, gaya ng Vietnam War, nung Korean War, nung Indo-Chinese War at iba pang gyera ng Pilipinas. Si Duterte, sa pamamagitan ng kanyang among US ngayon, malinaw na malinaw, na pabor siya na maging numero unang tagapagsalita ng number one terrorist na si Donald Trump sa mundo. Sir, kung makakausap niyo po si US President Donald Trump, okay, ano po ang nais niyong ipahitid sa kanya, sir, kung makakausap niyo po siya sa oras na ito? Na amin, kung makakaharap namin sa kanya, ang ipapanawagan at sasabihin namin sa kanya, one down imperialism. Layas ka sa Pilipinas, Trump, dahil ikaw ang numero unong terorista ng daigdig. Ang iyong bansa, ang mga bansang kapitalista ay nabubuhay sa pamamagitan ng war economy. At ito yung kanil ayaw namin na mangyari sa Pilipinas at sa buong mundo. Mantakin mo naman, mantakin po natin, ay dideklara nilang nuclear free ang Southeast Asia o ang ASEAN, samantalang sila libo-libong nuclear weapon yung kanilang naka-imbak na armamento sa kanilang mga submarino at saka sa kanilang bansa. Pangalawa, gagawin din tayo na tagapagsalita si Presidente Duterte doon sa anti-Korean peninsula free nuclear zone. Samantala, sabi ko nga, ang India, ang US at marami pang bansa ay merong mga nuclear armamento.
sa amin, ang bahagi namin kung bakit kami nandito, pinapahayag namin yung ultimong layunin ay yung paano mag-i-industrialize at paano ang ating bayan ay makakaulat po sa ganitong patakaran ng mga kapitalistang bayan na maging tambaka na lang tayo ng yaring produkto, kundi tayo na mismo ang lumikha ng ating mga sarili. Pero nung ma-interview po natin kahapon si Mr. Joseph Palas, Vice Chairman ng Bagong Alyansang Makabayan, tutol daw po siya sa kampanya against illegal drugs ng kasalukuyang administrasyon na, sir? Yes, kami po ay hindi support yan. Lutasin ang problema ng droga, hindi po sa pagitan ng pagsaklang sa may bit na 10,000 mga naging biktima nito. Sila po ay naging biktima lang lamang ng kahirapan. Wala silang sabaw, walang hanap po. Talaga pong malululong dyan. Ang pangalawa, ang kontra-gera sa Marawi, dinurog nila anong klaseng gobyerno ito sa pangunan ng presidente ngayon. Durugin tapos biglang talagyan ng maraming pondo. Yun po sana ang hiniling namin sa social media sa ating mga kababayan at sa buong bayan na kundinahin ang naganap na pangbogomba at sinsa Marawi. At pangatlo sa bahagi namin, ayaw rin po namin ang counter-insurgency o plan kapayapaan dahil ang nagiging biktima nito ay ang mga maliliit na mga mamayan. Ang gulo kailangan po namin sinabi ni Mr. Joseph Salas long before the National Industrial Association. Lastly, sir, panawagan po sa Administrator yung Duterte, sir. Administrator Duterte, President Duterte, una, kumalas ka at ang ating pamahalaan ng Estado sa mga patakaran ipinatutupan ng neoliberal na patakaran ng US, sa pangunahin, at pangalawa, makipag-usap ka sa PPP, NP, MDF, ito rin ang usapang pangkapayapaan. Pangatlo, itigil ang war on drugs kasi hindi po war on drugs po ito, war on o pagtigil ng buhay. EJK ang nangyayari. Marami po sa iyong nasa gobyerno ang nasa tungki ng ilong nagdaraan ang malalaki at din yung halaga ng droga. Pero ano ang ginagawa mo? Hinahanap na pilit ng mga pulis yung mga nakatakon sa suy sa mga bulsa at pitaka. At iyon po ang nagiging dahilan sa pagsaslang. Samantalang 6 na bilyong piso na halaga ng droga dumaan legal na legal sa port of entry ng Pilipinas. Nasaan po ang sinasabi niyong drug on war? Dumadating ng legal, wala po. Dayong diplomatic protest na ang ganong kalaking halaga ng Cebu ay nanggaling pa doon sa sinasabi mong bansang kinakaibigan o pinagkautangan mo ng 24 na milyon dolyar para sa mga proyekto sa Pilipinas. Well, sir, po, sir, kaya maraming salamat po at ang magaling po, sir. Yes, sir, siya na mga mites, labing dito sa Angeles City, Clark Prevention, live on court, talagang sa akin sa tayo ng News TV, News TV, Worldwide. Target Patrol Report. Live na pakinggan mula ho sa Central Luzon, si Alan Laksamana. At isa ho dun sa mga nagrarally ho, sa nagrarally ho. Kanya ho nakadaupang palad daw. Ay nanonood ho sa atin si City Municipal Administrator Ding Soriano, sa Paranaque kaya ni. Dito ho sa Binangonan Garex. Si Administrator Russell Inariso, Ay si Jeneline Chanela Rosero nanonood doon sa atin at nagbakasyon ho siya mula ho sa Tokyo, Japan. At mamaya nga tumawag ka. Yung mga kampo ni Joma Season yan, tutol sa pag-unlad ng bayan. Tama ho. Tama ho. Si Stephen Press kito naman ho. Yung 17 loose firearm no, abay tinanover na raho sa Bacolod PNP. At ngayon, pakinggan natin ang report ng Target Patrol sa mga lalawigan. Target Patrol sa mga lalawigan. Police Station 5 na inabitahan ito po plan kontra buka ng Philippine National Police Bacolod. Ayon pa kay Police Chief Inspector Sherlock Lepada, isang kamatay sa Police Station 5 na dalawang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team ng Barangay Alangilan, Bacolod City ang turnover ng kanilang ilang armas ay basa kay Gabana. Kaya't sinurrender din ni Mr. Kelvin Danaki, isa itong at ni Romeo Pastrana ang kanilang mga improvised shotgun sa Police Station 5. Noong 7 din naman,
ay pumunta rin sa police station ang isang executive officer ng barangay Tanod ng barangay Granada, Bacolod City na si Mayo Saison para i-deliver ang kanyang homemade 38 caliber revolver at ang limang live ammunition. At inaasahan ni Gapana na magdadagdag pa ang... Balikan mo nga si Stephen Press kito ah. Balikan ho natin mamaya yung kanyang report ah, directamente mula ho sa Bacolod do ah. Ah, mula ho sa Bacolod do. Ang oras, alas 11:04 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng BPI Housing Loan at Datum Incorporated. Balikan natin si Stephen Press kito. Stephen! Magandang umaga ka, Rex. 17 loose firearms ang tinanover sa Bacolod City Police Station 5. Inumpisa ng Oakland Contrabuga ng Philippine National Police dito sa Bacolod City. Ayon pa kay Police Chief Inspector Sherlock Cabana, Station Commander ng Police Station 5, na dalawang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team ng Barangay Alangilan, Bacolod City, ang nag-turnover ng kanilang armas. At ayon pa kay Cabana na sinurrender din na ni Mr. Kelvin Tanaki at Romeo Pastrana ang kanilang mga improvised shotgun sa Police Station 5. Noong nakarang araw ay pumunta rin sa police station ang executive officer ng Barangay Tanod ng Barangay Granada, Bacolod City na si Mayo Saison para i-turn over ang kanyang homemade 38 caliber revolver na may limang live ammunition. At inaasahan ni Gapana na madadagdagan pa ang 17 loose firearms na turn over sa kanilang station at meron pa silang inaasahang mga mag-turn over din ng kanilang mga loose firearms sa kanilang police station bago matapos ang buwan ngayong Nobyembre. Para sa Target on Air, Stephen Presquito, Negros Island, reporting live via Ustream TV Worldwide. Target Patrol Report! Hey, Kuyang Stephen Presquito, live mula ho sa Bacolod. Porta District Collector, tiba-tiba daw ho sa Tara. Abay, ano to, tag 5,000 ba? Tama ba? Per container? Alam ko wala nang ganyan ah. Alamin nga natin kay Bobby Gagambino. At ngayon, pakinggan natin ang report ng Target Patrol sa mga lalawigan. Target Patrol sa mga lalawigan. Maing buntag, kasamang Rex, kataka-taka umano dahil bago na ang custom commissioner sa katauhan ni Police General Retired Isidro Lapiña at ang kanyang sabi, tumutupad naman siya sa otos ng Pangulo na linisin ang lahat ng mga katiwalian, lalong-lalo na ang pagtanggap ng Tara ng bawat district court sa buong bansa. Ngunit sa reklamong ating natanggap kasamang Rex at dito sa impila ng ating target on air, ay mayroon naman ang district collector na pinataasan pa ang Tara na mula 3,000 ay ginawa naman ang 5,000. Ito na ang sabi ni Custom Commissioner na hindi talaga makikilan itong mga Tara-Tara sa bawat district court. Ngunit itong district collector na to ay talagang matapang. Kanyang sinasabi doon sa kanyang silinya ng Tara o Tara ay malapit daw siya sa Pangulo at hindi matitinag ang kanyang katauhan dahil hindi umano siya, hindi umano maniwala ang Pangulo na humihingi na siya ng Tara. Ngunit sa grupo ng mga broker, prisioneros o tinatawag na pensioneros, naku po, nagre-reklamo na sila dahil tag 5,000 kada container ang hinihingi sa taga-kolekta ng district collector. Kung sino itong district collector kasama ng Rex, yan ang aabangan dito sa Target on Air para inyong makuha at mapahiya itong collector na to na kurakot dyan sa custom.
sa kapilang pinagkasama, Reg, pinagsama yung ano, pina-alerto ni PNP Director Chief Bato De La Rosa ang mga pulis, lalong-lalo na itong Asia na nanggaganap ngayon sa bansa. Dahil ito na ang panahon na baka matulad dito sa lungsod ng Davao na ina tayo mano habang sila ay nagbabakasyon itong pamilya ng pulis. Kaya ayon pa kay Police Director, Police Senior Superintendent Tagong ng Davao City, lahat mano ng PNP sa Region 11 ay kanyang a-alerto sila dahil ang mga nasa kabila ay napapanahon lang at sinasabay na busy umano ang ating Pangulo. Yan ang pinakahuling report mula dito sa lungsod ng Davao, Mindanao. Pabigay kami, no? Para sa Target on Air Live, yan yung Steam TV Worldwide. Target Patrol Report! Si Kuyang Bobby Gagambino dyan ho sa Metro Davao ay si Kagawad Ray Villa. Si Ray Villa, di ba? Ito yung ano, kung tawagin nyo, si Mistisong Italiano ho, at nanonood sa atin. At sabi ni Kagawad Ray, Karex, hindi ko na ma-recover yung isang mong Facebook account at hindi ako makapag-like o makapag-view, makapag-share sa iyong programa at nalipat ka na pala sa pang-umagahong programa. At tama ho kayo, Kagawad Ray Villa ng Barangay San Andres. Kung di ako nagkakamali, San Andres, Cainta, Rizal. At magandang yumaga na rin kay Mayor Kit Neto ng Cainta, Rizal. At lagi ho nanonood doon sa programa ho natin eh. Si Jenna Perez, watching from Manila, ha, nanonood doon sa atin. Ha. Si Jimmy Mahusay, habay, mahusay ho talaga itong mama na to. At dati ho natin kasama ho to sa DCXQ. Ha. At kundi ako nagkakamali, ito yung naging chief reporter namin. Nung panahon, nakasagsagan ho nung puna at banata ni paring June Bornasala, si Jimmy Mahusay. Ha. Si Mayor Cesar Inares ng Binangonan Rizal ay nanonood sa atin. Ha? Nako, salamat to. Ha? Salamat to sa inyong pagtutuko. Ha? Ay kahapon, no? Maghapon ho kami dyan ho sa Taguig PNP. Sa tanggapan ho ni General Tomas Apolinario. Sa tanggapan ho ng Southern Police District. At ang dami ho namin pinag-usapan. Eh, siguro regarding ho dito sa Asian Summit to. At bukod ho doon, yung papalapit na ho itong Christmas show. Dahil yung pagde-deploy ho ng ating kapulisan, no, ah. Tapos ay dumiretso ho kami diyan ho sa Taguig, sa opisina ho ni Mayor Lani Cayetano, ha. Nako, naganda, ubos-ubos ang oras ho namin diyan. Grabe ho ang traffic. Wala na nga hong pasok. Samantalang diyan ho sa loob ho ng Taguig, ang dami hong ginagawa ho mga ano, ha, yung drainage ho, yung pagpapagawa ho ng mga kalsada ho. Ang problema ho kasi dyan, kasi ho yan eh, kapag matatapos na ho ang taong 2017, halos karamihan ho yan, halos karamihan ho, nilalabas na ho yung pondo, nilalabas na ho yung pondo dahil next year 2018 ho, kapag hindi na ho nila magagamit. Ang problema ho, eh, pahirap po sa mga commuters eh. Pahirap po sa mga motorista na dumadaan ho dun sa area na yon. Lalo na ho dyan sa C5, sa C6. Nako, daang kalabaw. Grabe. Eh, parang ka nagpunta ho ng bundok eh. Kaya nga isasakyan ho namin. Hindi ko ho namukaan ho kahapon eh. Ay, nako, grabe. Si Kuyang George Soriano ng Mindanao, nanonood doon sa atin, ha. Ay, maaga ho kami magpapaalam. Eh, bakit naman, Karek? Kasi kahapon eh, wala ka. Tapos eh, maaga ka pang aalis ngayon. Hindi ho, maaga ho kami mag-e-exit to sa show ho namin. Dahil maaga rin ho kami nag-start to, ha. Sa amin ho nakagapay sa technical site na si R.D. Rosales, si Sunshine sa ating information sa IT, sa atin naman hong news production staff, si Kuyang Jory Arce,
ay bukas ulit ganitong oras at himpilan. Bye bye. Ito po si Karex Kayanong. Tumainyo ang isa na namang edisyon ng maanghang at makabuluhang komentaryo ni Karex Kayanong. Target on air.